Welcome to Vlogmas Day 3! Hey guys, let's start the Bantayan Island DIY land tour. So I am now here at the famous photo spot, the Camp Sawi. Yan. Galing ng mga mangroves dito guys. So, ang tataas nila oh. Ayun, ang ganda. Wow. Para tayo sa Game of Thrones. Ang ganda oh. Para tayo wala sa Pilipinas guys. So we're now on our next stop, the ruins at Bantayan. Isa siya sa mga Instagrammable spots din dito sa Bantayan. Ang dami nagpipicture talaga. Guys, so ganda, oh. Oh my god. So we are now on our last stop for today, the Kota Beach. Ganda. Kota Beach. There. Hey guys, we are out and about and we are here at MJ Square. Ito siya. Ayan. Hanap tayo na makakainan. Madami! Pakita ko sa inyo ah. Madami kumakain guys oh. Candy rice meal. Tingnan natin siya. Meron pa doon, Asian American. Madami tao dito ah, in fairness. You know, they have pizza, panyang. Okay. Madami, meron pa doon. Tapos, may mga souvenir shop. Ayan. Camp Sawi souvenir. Native goods, ayan. Mga damit. Shake. Shake me. Nakita ko tong shake me na to. In fairness ha, malaki siya. Souvenir pa. Tinder point. Wilma's fried chicken. Burritos, nachos. Ayan o. Bantayan burrito. Ang dami makakainan dito guys. Ah, panyang pa rin pala to. That's 295 per head. Ayan. Ano pa doon? Ang haba pala nito, guys. Ay, itolyo ka niyan. 95 per head, sir. Na seafood? Seafoods. Na collection. Yung spicy crab nila, guys. So, tapos, steamed scallops. Kaso wala nang ibang ulam. Native chicken. Clam soup and lechon. Okay, dito sa Panyang, 295 nga. Unlimited seafood, lechon, ganyan. Pero wala na ibang pagkain nila. So, sayang yung 295, di ba? Kung makakain mo lang, puro lechon lang. Tapos wala na masyadong seafood. Try na lang siguro natin dyan later tonight or tomorrow na lang kung may time tayo. Tingnan natin dun sa harap kasi maraming kumakain dun sa harap. Try natin kung makakain tayo dun, guys. By the way, after ng lunch natin, mag-land tour tayo, guys. Dito na lang siguro tayo, Steak Smoked House. Ayan o. They have only rice naman. Tapos parang mga barbecue. Sige. Try natin dito. So we are here at Steak Smokehouse. Order lang tayo ng chicken leg barbecue na may achara salad. Tapos may iced tea na. 155 pesos siya guys. Tapos only rice na. Dito lang siya sa pinakaunang stall pagpasok nyo ng MJ Square. While we're waiting for the food, let's do a internet speed check. So, ang nakaset kasi sa akin is smart. Bias sa smart, no? Kasi nga, ang nakaset ka na smart. Smart, baka naman. Sige, i-go natin yung smart na one moment, guys. Yan, so i-go natin yung smart, guys. In fairness, malakas, oh. Download is 23 Mbps. Tapos yung upload, parang almost 20 din. In fairness, malakas ang internet dito, guys. Ayan. Yan ang smart. 23 download, 18 upload. Ay! Bamba. Sige, go naman natin ang Globe Telecom. Tignan natin. Yan. Ang taas din ng download ni Globe, almost 25. Tapos ang upload niya parang mga nasa 15. Ayan, so ito ang Globe guys, 25 ang download, 15 or 16 ang upload. So nakita nyo na, parehas na mabilis naman yung Globe and Smart na internet dito sa Bantayan Island. Here's our food guys, we have rice, achara, and lechon manok with iced tea. Let's eat!
Done with our lunch. Busog-lusog. Hanap tayo ng coffee shop. Total, wala pa si Kuya. Ay, si Kuya pala. Hindi pala tayo makakapagkape. Hey guys, let's start the Bantayan Island DIY land tour in 3, 2, 1... We're currently here at Omajika Uboob Mangrove Garden. Nandito siya sa barangay Uboob, Bantayan Island. So this is our first stop for the land tour. And magbabayad ka lang ng 50 pesos as entrance fee. Tapos magre-register ka lang. And then temperature check. Tapos may map sila. Pakita ko sa inyo yung map. Na-explain nila. Here, ayan. So parang ito yung magiging route mo. So dito ka papasok, ikutin mo yan. Ito daw yung may Camp Sawi, yan, Bamboo Tower, ganyan. Resting area sa Milby Spot. Tapos ikutin mo yan pa ganito. Tapos dito ka mag-exit. Ito yan. City exit. Then nagpapahiram sila ng sombrero for free. Alright, let's start this. Ano man tawag dito? Mangrove tour? Yung lalakaran yung pulo Hawaiian. This reminds me of Cambodia. Kasi one of the temples there, meron kang lalakaran na mahabang-mahabang tulay na ganito. Tapos yung magkabilang gilid is parang lake or river na mababaw lang. Tapos ganito kainit din na wala akong sombrero. So thankfully, may pinapahiram silang sombrero ngayon. So hindi mangingintim ang ating mukha. Pakita ko sa inyo yung nilalakaran natin, guys. Ayan o. Mga bamboo, ano? Bamboo. Ingay natin, guys. Kahiya. Sabihin ako na mag-isa, ingay-ingay ko. Galing, oh. Daming mangroves dito, guys. Nice. Galing ng mga mangroves dito, guys, oh. Ang tataas nila, oh. Oh. Tapos, ang daming sanga-sanga. Galing. Amazing. So I am now here at the famous photo spot, the Camp Sawi. Yan. Kita niyo yan sa Instagram, guys. No, ang dami nagpipicture dyan. Ngayon, paano tayo magpipicture at ako lang mag-isa? Monopod lang ang dala ko at hindi ko dala ang aking tripod. So, solo traveler tip, maghintay kayo ng dadaan at magpapapicture tayo sa dadaan. Hi, pwede ba akong makisuyo magpapicture? Sure. Dito. O, diba? May picture na tayo, guys. Ganun-ganun lang. Thank you! Hi kayo sa vlog! Hi, vlog! Okay, diretso na tayo. Goodbye, Camp Sawi! Saya naman dito. Natatakpan na ng mangrove itong area na ito. Kanina kasi doon wala eh. So, tirik na tirik yung araw. Amazing! Ngayon ako nakakita ng ganito karaming mangrove, guys. Saan ba ako nakakita nito? Sa Kuron! Sa ano, Makinit Hot Spring, yes. Meron akong vlog sa Kulon, guys. Kung di nyo pa napanood, puntaan nyo lang sa YouTube ko yung playlist na Kulon 2021. Magaganda rin yung mga places na pinuntahan natin doon. Doon sa Makinit Hot Spring, nakita din ako ng mga ganyan. Sabi ko, may crocodile ba? Kasi doon medyo malalim yung tubig. Dito mababaw lang eh. Cute, may tindahan siya, guys. Very chill. Resting area and bamboo tower. Ah, okay. Tower siya, ayun o, sa taas. That's the bamboo tower, guys. Di na tayo akyat, ha? Baka gumuho siya sa akin. Char! Diretso na tayo. Ito ata yung may pinapaliwanag si Kuya. Yun, may nag-propose ba na artista o sa movie? Hindi ko masyadong na-absorb yung in-explain niya dito kanina. Ah, ito na yung open sea. Sige, ang ganda ng mga mangrove dito, oh. Sa Siargao pala, if I'm not mistaken, yung from Del Carmen Port papunta sa Sugba Lagoon, di ba may mga pinakita akong montage nun? Parang mga mangrove yun nasa gilid nun. Pero, ngayon lang ako nakakita ng ganito karami up close. Observe silence, guys. Kung ako lang maingay dito. Cute naman ito. Okay, so ito na yung sinasabing open sea. Ayan yung mga mangrove, oh. Tapos sina. Ito pala yung Camp Wagi. Nakikita nyo rin to, guys, sa Instagram. Ito yung picture spot. Ito
Ang pogi. Alright, so this is the mangrove tunnel. So I think para siyang tunnel na nasasakupan or nababalutan ng mangrove. Ayan o. Cool. Ganda. Ayan o, ang ganda. Wow. Para tayong sa Game of Thrones. Ang ganda o. Para tayong wala sa Pilipinas, guys. Oh. Ang local name niya ay bakhaw bato. Ang scientific name niya ay basahin niyo na lang, guys. Baka magkamali na naman ako ng pagbasa. So far, this is my favorite. Kasi ang ganda, oh. Look. Very nice. Let's go. Galing nang gumawa ng eco park na ito, guys. Nabilib ako kung paano nila tinayo itong mga tulay na to. Yan, oh. Bato siya. Galing, no? Okay, so we're done here sa Mangrove Eco Park. And overall, I love the experience. It's a very unique experience, guys. Kasi nga, makikita mo yung mga mangrove up close, eh. And personal. Tapos, yung iba ang lalaki pa. Tapos, yung kanina yung parang Game of Thrones, diba? Na-amaze talaga ako. So overall, ang ganda ng experience. Highly recommended, guys. Puntahan niyo tong Mangrove Eco Park dito sa Bantayan Island. So labas na tayo and let's go to our next stop. Hey guys, we are now here on our second stop, the Sandira Beach Resort. May entrance fee din siya na 50 pesos. Wow, ang ganda naman. From here, nakikita ko na siya. Ganda. Dami nila yung photoshoot. Ay, wow, ganda. Ready na ba kayo makita, guys? Yeah. Wow, ganda. Dinaanan natin. Ganda, guys. Okay, so tapos na tayo. Nakapag-dip naman na tayo ng 30 minutes. Let's say goodbye to Sandira Beach. I had a great time. Ang ganda-ganda mo. Ang sarap mong swimmingan. Ayan, guys. So, ang ganda, oh. Oh, my God. Ibang offer din ng Bantayan Island, no? Kakaiba din. The ruins at Bantayan. So itong ruins pala na to, hindi siya natapos na establishment, guys, but it is meant to be a fort during the Spanish era, pero hindi nga siya natapos. Ayan, isa siya sa mga Instagrammable spots din dito sa Bantayan. Ang dami nagpipicture talaga. And kapag nag-search ka sa Instagram ng The Ruins and Bantayan, marami kang makikita talaga na pictures dito sa place na. So, ayun lang, aking small trivia dito sa The Ruins. Ito siya. Ayan. Tapos, sabi may cliff jumping daw dito eh. Tignan natin. So, this is the cliff jumping spot, guys. Ayan, tatanong ka dyan. Gusto nyo ba try natin? Comment down below. Char! Ayan o, yung mga tumalong nandyan. Nice! Ang ganda dito, oh. Okay, time to say goodbye to the ruins. Ayan. Let's go to our next stop. Hey guys, we are now on our last stop for today, the Kota Beach. So dumaan tayo dito sa gilid, sa may public beach daw yun. Kasi kapag dumaan ka mismo sa Kota Beach, may entrance daw. Kota Resort ba? Parang ganun. May entrance siya. Pero pag dito ka dumaan sa gilid, public lang siya. Pwede kang lumusot and lalakarin mo na dito. Ang ganda dito, guys, oh. Kaso umaambon, medyo pangit yung panahon. Try natin bumalik bukas kasi mag-island hopping tayo tomorrow, diba? And half day lang naman yata yun. Meron pa sana tayong isang pupuntahan for today kasama siya sa land tour. Yung Ogtong Cave, kaso mag-alas 5 na, hanggang alas 5 lang daw kasi yun. 200 pesos kasi ang entrance doon. So kung pinush daw namin yun, parang sayang lang yung magiging punta kasi nga, konting oras na lang yung makukonsume natin doon. Kaya ipagpapabukas na lang natin siya after ng island hopping natin. Ang ganda niya, oh. There. Kahit na makulimlim, okay naman.
Guys, so tingnan niyo yung tinitinda nilang scallops dito. 25 pesos isang plastic. Kain tayo nito. Try natin, guys. Okay, so I found a tindahan here along the Kota Beach. And kagaya ng pinakita ko kanina, ang dami nilang tinitindang mga scallops, guys. 25 pesos per plastic. So itatry natin siya. Mortar tayo ng rice. Anong luto nito, ate? Inihaw? Ah, ini. Steam. Steam. Ah, steam pala. Okay. Ayan siya. Let's try. Mag-massage tayo dyan sa ano. Ha? Kasi niya? Sarap. Sarap. Lasang. Sa mga nakapanood na ng Brake vlog ko, sa Henan Crystal tsaka sa Henan Regency, yung Sapphire and Seabreeze Restaurant, you know, ang tinatawag ko sa mga scallops, mussels, ganyan, lasang dagat. Sarap! Yummy! Ayan o. Guys, ang sarap ng scallops, oh, naubos ko, grabe. And we have sanmig sa beach. Ngayon, inom naman tayo ng sanmig light. Tapos ang pulutan natin ay scallops. Oh, ganun. So, siya ng pulutan, scallops. Hindi mo kakalain. 25 pesos lang dito, guys. Ano ka ibang combination to, guys? Sanmig light, scallops. After nito, mag-swimming tayo. Para naman ma-feel natin ang dagat ng Kota Beach. Sarap. So, naubos na natin yung ating beer and ating scallops. And iniisip ko mag-swimming sa dagat kahit malakas yung alon. Ganda dito, guys. Totoo talaga yun, no? May sarili-sariling ganda talaga ang bawat islands. Hindi mo siya pwedeng ikumpara talaga. Kasi may i-offer at may i-offer siyang unique sa kanila lang. Tapos nakakatuwa kasi you're free. Walang face mask, walang face shield. Although required pa rin ng face mask ha, sa mga establishments dito. Pero hindi sila ganun kahigpit na. Kasi nga, maybe because yung mga tourist na pumupunta dito, eh, nire-require naman nila na fully vaccinated, diba? So baka ganun. Medyo malakas yung alon dito sa part na to. Kaya may nag-surfboard, oh. Ganda! Kota Beach! There. Time to say goodbye to Kota Beach! Baka nandiyan na si Kuya, yung aking tour guide slash driver slash may-ari nung apartel. So, balik muna tayo sa ating room and freshen up muna tayo. Tapos, tignan natin mamaya kung pupunta pa tayong MJ Square para mag-snack na lang or juice, ganyan. Tignan natin. So, balik muna tayo, guys. Hey guys, so nakabalik na nga tayo dito sa ating apartel. It's currently 5:10 PM and nakapag-shower na ako. Papahinga lang ako saglit, magkakapin ng mga files. So overall, ang saya nung tour, grabe. As in, ang gaganda ng mga places na pinuntahan, nakita nyo naman sa vlog kanina. Good evening guys, it's currently 6:18 PM. Grabe ang aga pa, no? Pero parang dito sa probinsya talaga, pag mga alas 6, parang gabi na, parang feeling mo alas 9 na, ganun. Ganito din sa Siargao yung feels. Pero nandito ako sa town proper. I don't know kung town proper pang tawag dito. Pero ito yung sa may gitna nung Bantayan na may simbahan, yung may MJ Square. Tapos maraming kainan dito along the road. Ang cute nung mga ano, lantern nila. Pakita ko sa inyo. Ayan o, ang cute o, diba? May Christmas tree pa yata sila dun o. So hanap muna tayo ng makakainan dito sa town proper, guys. Okay, so we're back here at MJ Square. Nakita nyo na to kanina. Dito tayo nag-lunch sa kabila. Ngayon naman, we are here at Panyang Asian American International Cuisine and Seafood House. Ang haba ng pangalan, di ba? Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. Yung menu nila, may mga American, ano. Pancakes, ayan. Buy one, take one. May pasta, may pizza. They have Filipino cuisine. Meron din silang American. Ayan, no, may mga silog-silog din sila. 69 pesos. Mura, no? Kaya ito yung pinili ko na lang na resto para mag-dinner. Is, gusto ko na lang nung light na snacks na. Kaya nag-pancake lang ako. Kasi nag-rice ako kanina sa Kota Beach, di ba? Gusto ko nga sana burrito, eh. E nung tinignan ko yung burrito, ang mahal. 280 pesos, 290 ang isa. Yung sabi ko, mahal naman nun para sa snack, X. Dahil nagtitipid tayo. 6:30 pa lang. Parang 9 o'clock na yung feeling. Kagaya nung sinabi ko sa Siargao, diba? Kapag mga 6-7, kaya na parang mapifeel mo yung provincia feels na parang ang bilis maggabi. And kapag mga 6 or 7 na, talagang parang feeling mo, gabing-gabi na, kahit hindi pa. Kung sa Manila to, diba? Or kung sa ibang mga city, gantong oras,
6:30, hello? Pauwi pa lang tayo yan, galing work, di ba? Dito parang pahinga time na. Ibang-iba talaga ang feels ng province. After ko kumain dito, magpapasundo na ulit ako kay Kuya. Kasi may service sila. Sobrang bait talaga nila. Tapos, mag-edit na tayo ng vlog. So, yun lang muna guys. Hintayin muna natin yung order natin. Okay, so here's our dinner for tonight. American pancake with bananas and pancake syrup. That's it. Grabe, ang dami ng pancake. Tapos, inong kaparin yan. Alam nyo guys, what I noticed here sa Bantayan Island, sobrang affordable ng mga seafood, grabe. Yung iba mula talaga, like yung kinain ko kanina, diba scallops, 25 pesos na. It's what I like about Bantayan, kasi makakakain ka ng mga masasarap na pagkain sa murang halaga. Hindi ko na kaya guys, sobrang dami. Tignan nyo. Ayan pa. Ang laki naman kasi, tatlong patong na pancake yan. We're done here sa MJ Square and balik na tayo sa ating apartel. I'll see you later guys. May Santino's Pizza din dito guys. Yung katabi niya parang dessert place. Tapos itong kainan nito, may ano, live band. Bongga no? Tsaka ang galing kumanta ha. Ito, mga ihaw-ihaw, yung mga chorizo, barbecue. Tapos may puso ako nakita dyan, yung kanin na nakabalot sa dahon. Ito siya sa gabi. Noras na ba? 7:30 guys. Ito yung Coco Bar. Tama ba yung pagbanggit ko guys? Coco Bar. Sikat yan dito eh. Pag nag-search ka ng where to eat in Bantayan, lalabas yung Coco Bar. So I'm back here dito sa street na to, yung may maraming ilaw na pinakita ko kanina. Dito kasi ko susunduin ni Kuya. So if you're looking for a place to eat here in Bantayan, dito kayo sa street na to guys kumain or maghanap na makakainan, sobrang dami dyan, kaliwaan. Pag diretso doon, doon yung MJ Square. Hi guys, so we're finally here sa ating apartel. It's 7:44 in the evening and babawi tayo ng tulog ngayon guys. Though mag-edit pa rin naman ako, pero maaga pa kasi mag-aalas 8 pa lang, diba? So I have time until siguro mga 12 o'clock and pagka 12, matutulog na ako dahil tomorrow, meron tayong tour. Ang tour na pupuntahan natin bukas is yung Virgin Island, guys. I'm excited doon kasi hindi ko pa talaga nakita yon. Hindi ko rin siya na-research, no, kung anong itsura noon. So, excited talaga ako doon. Tapos, tomorrow, pupuntahan din natin yung Ogtong Cave. Yun yung hindi natin napuntahan kanina. And, babalikan natin yung Kota Beach. Sabihin ko sana, Puka Beach. Kasi nalilito ako sa Kota, Puka, di ba? Parang magka-rhyme. Yung land tour, ang saya-saya. Kasi, kagaya nung sinabi ko kanina, yung mangrove. Parang bago siya sa paningin ko na nakita kong up close, tapos yung iba ang lalaki pa, tapos yung iba parang Game of Thrones, ganon. Tapos yung mga ibang pinuntahan pa, yung Sandira Beach, ang ganda din, di ba? Nakapag-swimming tayo. Yung The Ruins, so-so lang, kasi di ba parang ruins lang siya or establishment lang na hindi natapos, ganon. Pero the view naman is amazing. Maganda yung dagat niya, maganda yung sa cliff jumping na part. Pero The Ruins itself, medyo so-so lang for me. Tapos, last but not the least is yung Kota Beach. Nag-enjoy talaga ako sa Kota Beach kasi nakakain tayo ng sobrang murang scallops, diba? 25 pesos lang yon. And nakainom tayo ng beer sa tabi ng dagat. So, yun. Ang saya-sayang experience lang. So, yun lang. That's the summary of my day today, no? Thank you so much. And patuloy nyo pa sanang panoorin and supportahan ang Vlogmas natin. So, i-end ko na tong vlog na to, guys. Kung meron man kayong mga tanong, comments, or suggestions regarding this vlog, you may put them on the comment section below or you may DM me on my social media accounts. It's JM Banquicio on Facebook and JMsJourney24 on Instagram. So that is it guys for this vlog. If you like this video, please give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel para updated kayo sa lahat ng uploads natin. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Vlogmas. Bye!